Good morning, welcome back sa Bicol Auto Search. Now, while waiting po sa ka-meet-up ko na buyer nitong Mitsubishi Adventure, pag-usapan po muna natin yung prices ng Toyota Wigo. So, meron po kasi sa akin tumawag ngayon lang, naghahanap po siya ng Toyota Wigo na automatic and ang budget niya is 200,000. So, sabi ko po sa kanya, ma'am, wala pa po tayo mahanap na Toyota Wigo sa ganyang budget. So, again, hindi po natin sila mabiblame, lalo kung first time nila bumili ng sasakyan or wala pa naman sila idea tungkol sa prices ng mga sasakyan. So, sa lahat dyan na naghahanap ng Toyota Wigo and wala ka pa idea tungkol sa sasakyan, lalo na sa prices, panoorin mo po ito na video na to. Okay? So, tara po. Okay, so ang Toyota Wigo, I think pumasok po siya sa Pilipinas na 2013 or 2014. Then, ito po ay imported from Indonesia. So, hanggang sa ngayon po, meron pong production ng Toyota Wigo. Hindi lang ako sure kung meron dito sa Pilipinas ng production or ginagawa dito sa Pilipinas or ini-import lang po talaga ito. Pero ang kagandaan nun, tuloy-tuloy po yung production ng Toyota Wigo. Okay? So, just to give an idea or information sa prices ng Toyota Wigo, kasi sa dami ng nagtatanong, simulan po natin sa 2014 model. So, naghanap po ako, nag-search kasi ako ng Toyota Wigo ngayon, ang year model niya, nag-start lang po talaga sa 2014. So, wala po ako mahanap na 2013 or 2012. So, definitely, nag-start lang siya dito sa Philippines na 2014. Okay, so, ang 2014, 15, and 16, halos same lang po ang prices nito. Nagkakaiba-iba lang po minsan sa tindig ng sasakyan and of course sa variant ng sasakyan and sa of course depende sa seller at location ng unit. So halos yun lang po ang magiging difference. Pero sa year model, hindi po sila nagkakalayo ng prices. So dito sa year na to na 2014 to 2016, meron lamang pong tatlong variant. So first is we have the Toyota Wigo E-Variant Manual Transmission. So, ang Toyota Wigo na E-Variant, so ito po yung parang base model or yung basic car ng Toyota Wigo. So, kumbaga ito yung pinakamababang variant. So, ito yung makikita mo naka-basic lang ang stereo. Minsan ang iba nito naka-steel rim lang. Minsan, yun, hindi pa siya na keyless entry, nakasusi pa talaga. Then makikita mo basic na basic yung sasakyan, wala pang fog light or kung ano pang mga accessories. So ang prices po nito na Toyota Wigo is from 250,000 to 280,000. So again, ito po yung basic ng Toyota Wigo. Ito yung 2014 to 2016 model na E-Variant. So, kung meron pa kayo makukuha na mas mura sa 250,000, mas maganda po. Swerte nyo na po yun. Pero, make sure lang na maganda ang condition ng sasakyan. Okay? Next is yung Toyota Wigo na G-Variant Manual Transmission. So, iba naman po ang price nito. Usually, ang price range po nito is from 270 to 300,000. Minsan umaabot pa po ito ng 320,000. Depende na lang din po sa year model at tindig ng sasakyan. So, ang difference nito na E at yung G variant, makikita po po ang G variant naka-touchscreen monitor na po siya. Keyless entry na rin and naka-GPS na po siya, naka-fog light na. And sa exterior po niya, makikita nyo po mayroon po siyang parang silver na line sa gilid sa may pinto, then naka-spoiler na rin po ito and ano pa ba. So
maganda yung ano niya, yung side mirror niya mas malaki. Yung E-Variant kasi medyo mas maliit yung side mirror. So, yun yung prices nito from 270 to 320,000 yung pinakamataas. Then sa automatic transmission naman, makakita ka po nito na G-Variant from 330 to 360,000. So, ang kagandahan po nito, ditong Toyota G na manual and automatic transmission, nagkaiba lang po talaga siya sa transmission niya. Pero sa body niya, body size niya, sa performance niya, sa engine size niya, pare-parehas lang po siya kahit yung E-Variant. Okay? So, next is we have the 2017 model na Toyota Wigo. So, ito na po yung naka-facelift, or iba na yung mukha niya, iba na yung headlight niya, iba na yung taillight niya. So, medyo mas mataas na po konti yung price nito compared dun sa 2014 to 2016. Pero meron din pala 2017 na early 2017 na halos same pa yung body design niya dito sa mga nauna. Then kalagitnaan ng 2017, lumabas na po ito, naka facelift na po siya. Okay? So sa E-Variant po nito na 2017 na naka facelift, ang prices niya is from 330 to 360,000. So, yan po yung basic, ah, yan yung naka yan yung E-Variant. Then next is we have the Toyota Wigo. Ang 2017 naman na G at manual transmission. So, ang price range naman nun is from I think 350 to 380,000. So, yun po yung price range niya. Halos dun lang po talaga maglalaro. And sa Toyota Wigo G naman na automatic transmission na 2070 is from 380 to 430,000. So, ito po halos parehas po ang prices nito from 2017 to 2018 model naman. So, hindi rin naman po siya nagkakalayo. Okay? Then, sa 2019, ito medyo mas mataas-taas na ng konti. Yung E-Variant nito na manual transmission, ang price range niya is from 340 to 370,000 sa 2019 model. Then, sa G naman na manual transmission is from 350 to 380,000. Then, sa Toyota Wigo G na automatic transmission, usually ang price range mo nito is from 380 to 420,000. Pero, karamihan po na makikita nyo nitong mga 2018-2019 model, mga bank repo. Pero, karamihan na nagbibenta na po nito, mga buy and sell na. So, kung may access lang din naman kayo na mag-bid sa bank, mas maganda makapag-bid ka sa bank. Kasi mas cheaper nyo po ito makukuha. So, ito kasi na price ko, ito yung naglalaro na prices sa market ng mga individual seller or mga buy and sell or mga car dealer. Then, next is, sa ano naman po, dito sa 2020 na manual transmission, ang price range na is from 390 to 320,000. Yan yung basic ng 2020. And sa G-Variant naman, manual transmission, we have 400 to 430,000. And sa automatic transmission na 2020 is 440 to 480,000. And yung parang limited edition ba to, yung TRDS, ito yung may color yellow. So medyo mas mataas pa yung price nito. Actually, tumingin po ako sa market, hindi pa ganun karami yung nagbibenta sa kanya. So ang price range niya is from 500 to 550,000. So yan po sa 2020 model. And sa 2021 naman, wala pa rin ako masyado nakikita. Mas maganda siguro
kumuha ka nito sa mga bankrepo, or kung hindi naman, kung kaya mo mag-cash ng brand new, mas maganda makapag-brand new ka. Bibihira pa kasi yung nagbibenta nito ng mga used vehicle. Okay? So, that's all for this video. Wala akong na-discuss masyado. More on prices lang po talaga kasi just to give an idea sa mga naghahanap ng Toyota Wigo. Okay po. So, thank you very much for watching. Kung first time mo po dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, nakafocus pa ako mostly sa prices ng mga second-hand na sasakyan. Okay? Thank you and have a nice day.